Welcome back sa Panahon TV. Nasa karating bansa ka ba ngayong araw? Kung nasa China, panigurado akong isa sa pupuntahan ninyo ang The Great Wall of China. May haba itong 21,196 kilometers. Ang man-made structure na ito ay kabilang sa UNESCO World Heritage Site. Bukod sa itinayo bilang depensa sa mga nais manakop noong unang panahon, nagsilbi din itong harang upang hindi makapasok ang mga kontrabandong inigal sa China. Ito ay binuo ng iba't ibang dinastiya upang maprotektahan at mapatatag ang lupain ng China. Iiral dito ang bagyang maulap na kalangitan at maliit ang posibilidad ng pag-ulan ngayong araw. Ang temperatura, aabot yan ng 30 degrees Celsius. Narito naman ang forecast sa iba pang bansa at syudad sa Asia. Kung ikaw naman ay namamasyal sa Ottawa, Ontario, isama na rin sa iyong listahan ng pupuntahan ang Parliament Hill o kilala sa mga residente bilang The Hill. Ang Gothic Revival Suite na gusali ay tahanan ng Parlamento ng Canada. Dahil sa natatanging ganda, 3 milyong turista ang bumibisita rito kada taon. Orihinal na itinayo bilang base militar noong 18th century, noong tumagal naging isa itong government precinct matapos gawing capital ng probinsya ang Ottawa ni Queen Victoria. Asahan ang maaliwala sa panahon at ang temperatura maglalaro yan sa pagitan ng 8 to 17 degrees Celsius. At ito naman ang magiging lagay ng panahon sa iba pang bahagi ng mundo. Mahigit 14 na distrito at mga lugar sa siyudad ng Patna ang lubog pa rin sa baha. Yan ay matapos ang malakas at bigla ang pag-ulan sa siyudad. Dahil dito, di pangkaraniwan na dami ng pag-ulan, dala rin ang umiral ng monsoon sa kanilang lugar. At dahil umabot na sa 97 ang namatay, bagamat gumaganda na ang panahon sa lugar at unti-unti na rin na ipanumbalik ang mga tren sa lugar dahil sa pagbaba ng level ng tubig ng umapaw na Ganga at Punpun River, isang panganib naman ang hinaharap ng mga residente sa lugar. Dahil matapos ang pag-ulan, naiwan ang mga tubig na maaaring pamahayan ng lamok. Dahil dito, umabot na sa 1,100 ang naitalang kaso sa lugar. Kaya naman agad kumilos ang kanilang gobyerno sa pamamagitan ng pagsasagawa ng 3-day free dengue checkup camp upang agad na magamot ang mga apektadong residente. Isang malaking dagok ang hinaharap ngayon ng India dahil sa sunod-sunod na sakuna na kanilang nararanasan. Pero ayon sa kanilang gobyerno, gagawin nila ang lahat upang muling mapakabangon ang kanilang mga residente. Bukod sa panganib na dala ng pagbaha, posible rin makakuha ng iba't ibang sakit mula rito. Kaya naman upang maigtas ang sarili, narito ang ilan sa aming paalala. Be safe pag may baha. Lumayo sa mga linya ng kuryente at mabababang lugar. Huwag lumangoy sa tubig baha. Kung nagmamaneho, huwag daanan ang mga binahang lugar. Kapag inabutan ng baha sa loob ng sasakyan, iwanan ito at iligtas ang sarili. Iligtas ang alagang hayop. Isama sila sa paglikas o siguraduhin sila'y nasa mataas na lugar at may sapat na pagkain at tubig. Delikado ang epekto ng pagbaha, kaya mahalaga tayo ay maging handa.